see, I have here my Louis Vuitton Never Full in Demure Band. It's an MM size. This is actually my first luxury bag, guys. I got this way back 2014. And hindi pa ako seller noon ng ganitong bags. And ito yung pinabili ko na gift, parang Christmas gift ko kay B. Actually, umiyak pa talaga ako overnight. Kaya lang ibili niya ako nito kinabukasan. This past few days, guys, so ito yung lagi kong gamit na bag ngayon. And as you can see, kung napanood nyo yung Pico de Loro vlog ko, nandun na ginamit ko tong bag na to. And ayun nga, meron akong problem ngayon, guys. Nung umuwi kami, nung pauwi na kami, galing Pico, pagsakay ko ng sasakyan, parang may naamoy ako na something. So, parang amoy yung dam. Then, tumingin ako sa likod ko, dun sa mga kasama ko, meron bang, wala naman nakabukas na pagkain. And, eto kasi, katabi ko to. So, I tried na tingnan yung loob, amoyin, and yun nga. Naamoy ko siya, amoy ulam. So, siguro, kasi nung time na nasa Pico kami, nagluto si ate ng, ano ba yung tinuto niya ulam nun? Yung pusit yata. Yun, nagluto si ate, and siguro nakulub yung bag dun sa loob ng room. So, na-absorb niya yung smell. So, ngayon guys, kailangan natin siyang itong mga bags natin, guys, mahal natin yan. Diba? Kung ituring natin yan, parang baby rin natin. Hanggat maaari, iniiwasan natin na madumihan, na mabasa. Lalo na pag umuulan, mabasa ka lang, wag lang yung bag mo, diba? And kapag kakain ka sa restaurant, minsan yung bag mo may sariling upuan pa. So, kaya lang, minsan guys, kahit na anong ingat natin, di rin minsan maiwasan yung may mga aksidente na nababasa or na tatapunan, nadudumihan. And once in a while, kailangan natin sila linisin. So, like, every after, hindi naman every after gamit. Like, mga after mong gamitin na 1 week or 2 weeks, ganyan. So, once in a while, punasan natin sila para at least nare-restore yung kanyang ganda. So, ngayon guys, samahan nyo ko na linisin ang aking Never Full bag. At mamaya, magbibigay ako ng ibang mga tips kung paano alagaan at kung paano yung proper way of storage ng ating mga lovely bags sa lahat. So, let's start, guys. So, all we need is a leather cleaner. So, ito, binili namin to sa Ace Hardware. Well, marami namang klase ng leather cleaner, guys. Pumili na lang kayo ng hindi masyadong matapang. Ito yung ginagamit din namin sa shop and so far, okay naman siya for us. And yung isa pa na magandang leather cleaner na na-try namin before, guys, is the Apple Leather Cleaner. Kaso it's available in the US. So, you can try to look sa eBay or sa OLX kung merong mga natitinda dito sa Philippines. And medyo mahal nga lang din siya. Sa maliit na bottle lang siya, parang costly, around parang 900 yata. So, pero maganda siya, guys. Wala na nga lang akong makuhanan ngayon. And also, kailangan natin ng clean na cotton, microfiber cloth. Mas maganda kung microfiber siya. And start natin. So, wag nating ispray directly, guys, yung leather cleaner sa leather ng bag. So, kailangan spray natin siya dito sa sa cloth. Yan. And saka natin siya iunas. So this is a Demure Event leather, guys. Kaya okay lang na tamaan yung straps niya. Kasi diba yung monogram, so yun, medyo iba yung way ng paglilinis naman doon. Kasi it's a bacheta leather. So yun, umiitim kasi yun, guys, pagka nababasa. So, dito, okay lang siya na patamaan ng leather cleaner. So, medyo ano yun natin yung paglilinis, eh, medyo nakikita na yung dirt kumakapit.
scrub lang natin siya nang mabuti. See? Kita nyo ba guys? Oh, itim na yung cloth. Yan yung gilid. Siyempre yan. So, apply lang natin siya all over the body mong bag. Diba yung kulay niya parang medyo nag-glossy look siya kasi yung wet look nung ano, nung leather cleaner. Then later on, matutuyo din yung guys. Tapos, yung handle, yan, punasan din natin siya. So, syempre, yung pinakamaduming part, yung base, yung ilalim, kasi yan yung laging lumalapat sa kung saan natin siya pinapatong. Look, the dirt. So, yan. O, diba, mas fresh na yung look niya ngayon compared sa kanina. And, tingnan natin naman yung loob niya. Syempre, hindi lang labas yung lilinisin natin, guys, pati yung loob. So, yan, medyo madumi yung loob. May mga, tagito, may mga dirt, mga alikabok. So, ito, usually, sa una, so, pagpag muna natin, ganyan, yung traditional na ginagawa natin. And, para mas madali na makuha natin yung dirt sa loob, pwede kayong gumamit ng toothbrush and scotch tape. So, kuha tayo ng tape, packaging tape, ganyan. So, i-roll lang natin siya pabilog. At, ganoon natin siya sa loob. Yan. Para kumapit sa kanya yung, kita nyo ba? Yan. Para kumapit sa kanya yung dirt, yung mga alikabok. Kasi minsan, pag-pag-pag lang, di naman siya mawawala ng pag-pag lang. Lalo na yung mga nasa sulok-sulok. So, ayan guys, kita nyo yung dirt. So, kumakapit. So, yung kabilang side naman. So, yan. So, tsaga-tsaga lang, guys. Ganun talaga. Babagbag ka ng mahal, eh. Dinilisin mo. So, ayan. So, look. So, medyo nawala na yung mga ibang dirt. So, ayan, o, diba, ang dami ko nakuha na dumi sa loob ng bag. So, yung isang problem naman natin, guys, na kailangan natin solusyonan is kung, yun, yung amoy ulam ng bag. So, kung medyo iba yung amoy ng bags nyo, guys, kailangan lang natin kumuha ng tissue and perfume. So, kung ano yung perfume na gamit mo, yun na lang. And, spray natin yung perfume sa tissue. So, yan, spray tayo sa tissue. Then, hayaan natin siya sa loob ng bag para ma-absorb niya yung amoy ng pabango para bumango yung bag natin. So, so, kapag tinabi na natin to, hayaan lang muna natin yung tissue sa loob ng bag kahit overnight or 2 days, yan, hanggang sa totally mawala yung bad smell. Also, pwede rin kayong bumili ng mga ganitong klaseng charcoal deodorizer na ka-absorb din kasi siya ng bad smell. Diba pag sa ref, usually usong-usa sa ref natin, naglalagay tayo ng uling. Kasi yung uling, nakaka-absorb siya ng smell. And also,
Another tip, guys, is the silica gel. So, it also helps para hindi magkaroon ng mga molds yung ating bags. Lalo na kung matagal siyang nasa aparador mo. So, minsan, di ba, pagka madami kang bags, hindi mo naman na napapansin or nagagamit yung iba. So, nakatambak lang sa kwarto mo, nakastore lang doon. And minsan, ang tendency, pag open mo, paggagamitin mo na, magugulat ka na lang, ano to? Yung pala, may mga puti-puti na, yun yung mga molds na namuo sa loob. Especially, kung yung room temperature mo, kung saan nakastore yung bag, is pabago-bago. So, kung lalo na kung minsan sobrang lamig, and then afterwards, sobrang init. So, tendency guys, pwede talaga siyang magkaroon ng mga molds or yung mga amag. Yan. At ayaw natin mangyari. And also another tip guys, kapag itatabi natin yung bags natin, huwag natin siyang ilagay sa box. Better na naka-dust bag na lang siya. Yung tipong at least na hanginan pa rin siya once in a while, kahit hindi mo gamitin, para nakakahinga pa rin yung mga bags natin. Another tip guys, kung mga ganitong bulky yung bags natin, so syempre ayaw natin yung natutupi sila. So better kung lagyan mo sila ng stuffing sa loob, like kung meron kayong unan, yung iba ginagawa nila, yung mga lumang damit nila, yun yung inilalagay nila sa loob para lang hindi ma-deform yung bag, para ma-maintain natin yung shape niya. And also like ito yung gamit ko, I have here my bag organizer, so this one, pwede na siya as stuffings na rin. So, pag nilagay ko siya doon, so, hindi na siya ma-deform. And, ayan, natapos na. Nalinis ko na yung aking bag. And, pwede ko na ulit siyang itago para bukas iba naman yung gamit ko. And, hanggang sa mga susunod na video, guys, I hope may natutunan kayo sa ating video today. Please don't forget to click the subscribe button. Goodbye!